Kabidia, mga tropang Bisaya, we are back. Game to na ta, Shopify Rebellion versus Gaming Gladiators. Tapos, boss, murag adlock man yung Gaming Gladiators. Kaya murag makiksukol git sila sa Shopify Rebellion. Maging boss, murag ang Shopify Rebellion against katong Tundra. Pakingon kita na, okay, murag lihukan magiging Shopify. Tapos, karong Gaming Gladiators, they're giving Shopify a taste of their own medicine. Mura ila nagipakita na ops na pud mila in strat na in related sa mua. Magliok-liok pud bisa mapatud din ni. Tapos sa karon knowing sa game 1, I think Shopify Rebellion they already ko na siguro mura naka patikot na siguro sila na unsa gid ka kusgan ang Gaming Gladiators. So at least Shopify tara na to rin yung sa approach na pud karon sa game 2 against Gaming Gladiators. So Gaming Gladiators karon na lang we're seeing the first 3 picks na gakalahi na ang ilang mga picks. Nanatay Clockwork, the Leshrep, and the IO. So, nanapuntahan yung annoying na kinakuan mo sa the IO Leshrep. So, we're seeing good sustains again sa Gaming Gladiators. Pero aside from that, Shopify Rebellion, they are keeping their fly chain. And now, giparilis na nila the Crit Nerd Spirit. Okay, so far, nakaiyon mata na murag si Crit as the Riki, murag diligid kayo impactful ang iyang Riki ato. So at least karon nagipanggawas na mga comfort heroes nila. So we got Crit with the Earth Spirit and tapos we have the Keeper of the Light and the Anti-Mage. So I'm pretty sure na si Artesia po magurita ni Anti-Mage. So this could be the... could this be the Mikoto, diba? Pwede. Actually, pwede siya offline or mid. So depende na lang siya halos sa ilang sa iyong matchup during the pita. So again, sa Keeper of the Light, I think mas charge ata siyang offline. Para sa kuha because more camps sa imong ma-farman as Kotol as ang imong ginarush yan gyapon is travel vessel ay pang rush na karon so good travel vessel against the IO Leshra combination so bisan sa kwan sa lone druid di life steal down sa kikaling asa life steal ba so pagka-control gyapon sa battle tapos sa mga plano ni Shopify Rebellion so Gaming Gladiators with their kuno with their fifth ban giraban nilang invoker so I think it's pretty obvious siguro para sila siguro I think ang sa Gaming Gladiators they're expecting na the Kotol is a sure offlane so they're expecting na magpugot na magitag isang mid heroes para kang Mikey so invoker ban. So, ang sa kaya yung pang next ban nila. Duda ko na ilang ban ay... Oh, pili pa ng Batrider na ganyo. Napay ban. Napay yun sa si Mikey. Napay ng Pango. Pango. Napa siya ay... May mga hero ni Mikey. Pwede po, Necrophos, to be honest. Necro against Leshra? Ay, wait. No, never mind. I take it back there. Nakalipot ko. Necro, no. Pwede na talaga sila mag-onsa na rin. Mag-dual course la. So mag-SF ata. Chadas na rin. Kung ako, ang Shopify karon ako i-draft. Chadang SF na rin against the lineup ko rin sa gaming because gusto naman pati yun po darang Bear Dray because anti-mage is not that good in killing the Bear Dray ni Lone Druid. So kailangan sila another right click during the pita para makapatay sila sa Bear. So SF is good. TA is also good para sa kuha. Templar is much more understandable pero ang nakahandlok lang siguro is the unsa ka paspas mawala ang refract. You have the last track ba? Gauna-una ako sa mga right clicker ng mid to SF. Pwede pa lang ang TA. Pero mas topic na ko ng SF. Karon actually. So, the right click ni ma-provide ni SF. Karon na yan. Pang objectives hindi lang. Wala pa kayo sila pang Russian karon. So SF is good. With a chain gapon ring the pita guys because the building damage and SF later all together with chain pa dun and of course taras kotolon niya mag-heal ra pwede ra kayo na siya guys so I think that is very good pero Enigma they went for the Enigma pick during the pita this so this is a kotol mid alright so kotol mid tapos this is the offlane one. Pero kwan siguro Diracho with the carry bristle back okay so medyo another problem sa side sa Shopify Rebellion maglisa sa lang burst sa bristle back unless na somebody has to build like the break or bisag magkuha ra o kanang magkuha ra creep safe fly o kanang
maka-break para lang sa kang diracho. So, ano si Boss Randy Domingo sa Asa Manila Bracket Boss Lower Upper. Lower ni Boss. Tapos, ay, shout out to Boss Randy Day from Lanao del Norte. What's up, Boss? What's up, Boss? Ang gabi niya, Boss. Give me the load ko, Boss. Nara-nara. Ang comments ganina. Ay, panaload pag-refresh ng Dapita. So, medyo lisod kayo. Kinsa mong i-vessel dari ha. Kung ikaw si Mikey, natay, abusal back. Tapos si Queen, tapos si Salary. So, pili ka ng tulo. Kung kinsa mong ipang vessel dari. So, may na lang. Nasi si Saber Letre sa iyong midnight balls. So, medyo magka-pierce ka po sila sa dako ng HP dari sa itong mga heroes. Kaya murag kubalon kay mga heroes dari sa Gaming Gladiators, guys. And of course, nabalik na sa itong Lone Druid of Lane. Last thing alin nakita na kuan ni Admiral Bulldog pa. Nagay tapos unsa siguro yung approach kya po ni kuan ba? So I think na I kinda understand sa draft sa Gaming Gladiators. Ace with the Lone Druid tapos diretso as the safe lane Bristleback. Duda ko ang yung Bristleback is just the same as the role sa so, as an offlane Bristleback. Mura gid yung form tapos si Ace as the offlane Lone Druid will just transition onto the carry ra kya po. It's just either way or not lang. And of course, Ace masad sauna mo mo na yung role sauna carry. Si Ace sa Team Secret. So, it's not new para sa iyang mo take aning path nga carry nga role as Lone Druid. So, offlane nga lang nabutang. Offlane nga nabutang. So, pero nga pa nga nag-swap. Or just nag-swap lang is on ang heroes, ang players niya ang nag-swap. Oh! Ito ko na lang. Sige lang guys, that's a trap na lang guys. So, mag-await na po ito sa itong game to. Okay, medyo kailangan mo mag-story-story pang panelist ko rin napita guys. So, shout out to sa mga viewers niya guys. Don't forget to like and share the stream. And also, like po sa YouTube as well guys. If naiuban diya na medyo pangit ang quality or galang ang inyong Facebook nami, YouTube, Boss Dual Platform na karoon ng live boss ha. So, more to guys. So, nara guys, game 2 na tali na pita guys, 5 months mo ng Gaming Gladiators, pero they are approaching onto the bottom lane, kaya ila i-capture ang first watcher. So, importante nga ng mga watcher guys nga, makontrol nila as much as possible. Sagot na ni mga watcher near the teleportation nga area, kaya dari makaprovide siya of vision later on if ever mo teleport ang kalaban ni Moderay. So, kasagaran mga teams, kita na ito, ginaprioritize din nila o butang o vision diya sa teleportation because, of course, the ganking mahitabo, easy access na kayo ang, actually, delete lang supports, also the course na makateleport during the pita. And libre na pagid na, guys, so, pwede rin kayo matipi during the pita. Actually, bisan sa game 1, kato ay the first pagid na ito nagkasa playoffs with the patch. Nakayong kita ang alingasa, ginkinibay, pero oops, nakita si Flyder yung iyan. Ken, the blood grenade na connect pa bito, grab yung slow, the split earth, gipang quill na, gibody block pag i-decelerate, they really want this first blood. Pwede illuminate, will they trigger to try to kill this, pero di gaya pa nila mapatay si Tofu. So first blood, they reside sa Gaming Gladiators. Ihatag pwede kang Queen, so gold advantage ah. Pero RTLC, okay, Naruto. Early battle si Queen na ni guys. And early battle. Si Queen is I think muna yung pinaka-paborito ng hero dari si Lestrak. So kabalag yun tayo aning may expect kita nga si Queen dari with his Lestrak dari maka-perform siya gayo sa iyang sa iyang Lestrak ani. So kanina matchup medyo balance lang because they're just shoving away waves lang yapon tapos good magic damage on both heroes. We got Mikey and Queen there's middle lane. Mura mag yapon expect lang yun na mag balos-balos na magic damage. Tapos sa bottom lane na material slot onto RTZ 1/4 HP na. So grabe yung harassment dari ah. So makita gina to daan ang laning stage pa lang daan sa bottom lane with Ace as the Lone Druid. Makita din mo na again murang RTZ is having a hard time. RTZ is quite heavily harassed. Pero gina-try na lang balos ha kasi ang bear is very low po. Ngayon, so, Soman Dretso ni Ace. Naka-refresh siya sa iyong kuhan, re-soman na siya. Alright. So, at least na kuhan, a new bear and more harassments to come. Parang level 1 pa muna nga bear. So, medyo kumukumog ko yung bear. Later on, makakuha na siya sa iyong root. Medyo delete. Nagyapan sila kill potential na rin kay AM. So, with the movement speed ito ni Clockwork ng Dapita. And of course, the entangle gikan sa bear. Pagkillable kini nga bottom lane sa Shopify. Tapos, medyo kwan po ko, ganang nanapunta ning crazy lane sa punta. Because we have
the IO and the Bristle Buck. So good sustain Japon there is tapin. But look at the Racho. He's tanking a lot of damage no, from the tower. Pero buhik pa ni Japon. May ganit na tether pa to. Napay-sustain na rin ni si Larry guys. Pero nag-overextend siya gamay din to sa iyang Bristle Buck. Kasiya nakatanky guys sa iyang BB. So wonder if ang item mo nata Diracho Japon there is Vanguard into Octarin. Ags Dayon. Or Vanguard Ags. Murag akong stealth sa una, mga Radeg stack sa Ancient. Tanky Honra. Pero if dilipit na hilap to ng Lone Druid sa Obos, murag yan po istorya habay ka nang magka-farm ni Shaq early. Pinira na siya mo shove sa wave lang din sa offlane, tapos magkore ni Shaq comes. Tapos he has a lot of places to farm, Rama. Pero si Crit, able to get a right click, auto-celery path tayo. Dari sa nakabalos na po din yung Kuana, able to get kill dari sa top lane. So si Diracho, naka ring of health na siya. This could be the mag-vanguard niya, happy na yung vanguard. So expect siguro mga 4 minutes or nearly 5 minutes siguro na niya yung vanguard. Nakikita yung deck ito, huwag ipang refill o mangga, pero has that slow. Pero nago po, isa kay medyo kapilit ang among one discord ni Teleligation, pero rolling boulder, daily masuccess, kaya gigitin si Diracho. Able to get a kill onto Crypt. Nakabalos dito si Diracho at si Larry dito sa kill. Kaya si Larry, pero ako si kung akong Earth Spirit, good sir mong ko because it will enable me tingali para makadalag item. Tansa. So good sir Gapon, pero nagisundan na dito si Cyberlight. Uy, grabe ah. Two stacks na yung unsa. Kanang, uy, ang yung quill. Quill, oo. Oh. Tapos, the rolling boulder will be connected onto Diracho, trying Fourth, to buy one more, life, pero di happy mo nalala mo. Skip isa lang ka-quill patay si Cyberlight. I have to be honest, medyo greedy to Cyberlight that he was tanking a lot of quills sa kwan, kang Diracho Gikan. Di mo so, po tsaka, tras kay paspas kay MS karon sa video oh, ng IO. With the IO, kwan na po. Ayun nga, what's the dragon sa Lotus? Tapos si kwan, pero at least guwapo ang lane there sa game ng Glad, ha? So we are seeing another strong lane sa pod. Same as the game 1. Grabe ang kwan. Grabe pala. Kwan pala, pila pa na kami nis daan. Grabe na mga kills din napita guys. So medyo curious lang ko on sa ang timer sa first teleportation la sa with the use of the teleportation gate. I think nga pa ni guys. Kaya kailangan pa i-fix ni Crit ang iyong lane dari sa top lane. So di kaya niya pwede mabiyaan si Cyberlight. Sa top lane guys, so kailangan pa kayong tabang ring the pita, pero hopefully pero as the slow si Mikey, nakuhat luka to eh. Pero hopefully later on, ma-okay ng lane dahil okay, girot si Ortiz pero nakatakas, diba? So naka-blink away lang siya, pero he's gonna get a lot of damage ha, pero si Tofu na-intercept na sa backlines, pero so, naku-pon materials man. Will be connected here, pero naku-girot si Ortiz pag yun ang iyong blink is another second away pa, pero I think din na mag-back away lang yapon ang gaming plan na dress sa bottom lane. Pero hadlock na siya kasi RTC is heavily harassed here gets sa bottom lane. Para pero sa kuha boss okay naman siya kay Nai unsa karon. Ring of health. Ring of health plus na neutral daw si Fly karon nga sigara gilan si RTC. So tara RTC po na po ng HP pero si Mikey pero may katingan din sa lane. Split earth pero at least na may gani si Queen wala kay siya mana permi ha. So Mikey could have died already na ato pero may gani ko na gyud po exchange po, pero off secret, nakita niya sa celery, there is a rotate, there is a middle lane. Pero nice ward, there is a mid lane dapit ha. Makita nila ang rotation ni Crit sa yung Earth Spirit during the pita. So ang game mo ni celery to yung game mirror, ang rotation dito ni Crit, para in case kuhan dito si Queen sa mid lane, na yung tether dito to sustain. Tether lang sa IO. Beta po si Art, beta rato dito sa bottom lane, dito sa RTZ, he'll be going for the early vanguard ang murag. He really needs his vanguard because without this vanguard siguro mura sundan-sundra na natamit siya sa gaming glad ani hantud na mag-try kung sila shove away kang RTZ. So a vanguard an important item diya po na sa core. Later on muna ganahan sila vanguard karon kay later on mong god kay unsa pwede rin niya ma-disassemble ang vanguard mo niya battle fury muna ang kasagara vanguard karon ang mga offlaner or carry. So there is bottom lane ng ilang Lotus pool lang, murag way sunod. Murag hihuwa na nila, pero the rolling boulder will be connected onto Ace, has the slow. RTZ is just right clicking onto Ace, pero Naruto will be connected onto Crit. Pero Ava has the blink, he's trying to get a kill onto Ace, pero the side field is just one more red kill ng RTZ. Naku po, nakatanggo pa siya. Tarano tarif, maabot ba kay Narabang Leshrac?
okay, si RTZ more ganun. Nakahaste. Has the breakaway lang pero motipin na lang siya. So si Quinn was forced to kuha to pop the haste. Pero man, magsulong yung po siya direpita guys with the rolling boulder. Sundan niya man eh. Kinasundan kagya po siya din. May kuhaan ba yun ako po. NARD has the kuhaan the Pulse Nova. Pero buhay pagya po si Crit. So Quinn was taking a lot of damage ha. Pero may gani na kuhaan. May gani pas-pas po ng huna-huna po sa Sacrifice Rebellion na makatakas sila direct. So Daya's middle tower is under attack. Ayun top lane nila, kikuha nila nila ang Toa, sana yun, Wisdom. Uy, pero nag-uwi sa bottom lane, si Tofu, gating araw ba, tapos RTZ na, nasi RTZ na break of it with that slow. This could be a good kill for the anti-mage. So that's RTZ's first kill ha. So as a safe lane, mura ka na, dako na kinag-easy ba, kay nauli na kalasit pa ka, nakapatay pa ka. Pero mas laba man siya, guys. Oh, guys, naradere boss. Ipang-ruling boulder, kisipan with the balik. Pero look at the slow by the keeper of the line, si Mikey. Able to secure that last hit on towards Ace. So, two people that are sa side sa Gaming Gladiator. So, ang offline of post 4 will be dead. Meanwhile, si Bullet Agoy, ginasudlan na sa Derita Pinta, guys. With the Ratio Imo combo. Grabe. Di man madutlan na. Ikaw na siya mo, Queen, huwag magsulot-sulot. Tapos, pinatip pa. Mm-hmm. Eh, kasakit ba kaya na? Huwag yung mabuhat si Kuwa na to boss, si Saberlight ag to. Mm-hmm. Yan na, of course, karon sa Kotol, dari mo nang naka... Okay, pero si Quinn, nakapatay siya kung puno, kang crit. Crit. Pero this is mas arang-arang pa rin na game mag compare sa game 1. Because actually, sa game 1, yung ingani na oras, mas naghan deaths ang Shopify at this time. Pero at least karon na magkasuko-suko na pa sila, so medyo naka-adjust na sila gamay. Pero they have a bigger problem. Diracho is able to steal the stocks. Naka-send stack pagit siya after sa katong istakan pagit sa ancient. So, murag in favor git siya. May the rolling boulder. Goy, nice dodge gya po din by Tofu. Has the kuan, has the kogs, pagtakas lang pero look at the kuan, no? Mga idolong sakit kayo pero slow secret makapatay gya po siya kang Tofu. So, nakapanis siya. Pero support try lang kakapatay pero may bay. Diracho is free farming, Queen is also free farming, there is Ace is also free farming, so... Okay po, kakamatay si Ace. So scary kayo naon-naon kung tulok ka mo hero maka-farm. Dari actually, hapit, anduan nila ka hero dari Quinn and Diracho mo leading sa atong network guys. So medyo hadlock, scary kayo din napita. And aganam si Gideon si Diracho. So sakto Gideon ko sa... Tapos wapo pag inang early aganin sa timing because you're forcing the clash. And imagine na how many nays, how many players na madakpan sa nasal go sa Bristleback. So makita ganyan mo na isang really annoying skill, diba? So, at least na ma-utilize good sa Gaming Gladiator ang early aggressive sa Bristleback. So, muna ang iyang pulos as a safe lane Bristleback na why not i-offline na lang? Pero so, ang difference maging sa safe lane is you can easily farm as a pawn. Maging example, your heroes na Bristleback, mas dali maging ka magka-down to kwarta. Kaya basically, all you have to do in your safe lane is just try not to die and mag-last lang, diba? So, mas pas-pas ang item progression in the ratio as the safe lane Bristleback. Tapos ang lone droid nilang ilang ipo-offline. Buba na po dere ang tower dere sa top lane sa side sa Shopify Rebellion and giabandon na i Saberlight na ka lane guys kay medyo sudla naman padalong sa third tower daw ang Saberlight and mangita, wala pa diyan support mangita isang way gin mag farm so he's already here onto their angel on their triangle na pero nakita ni Ace. Pero nako po das take the nasal go with you gonna get onto Mikey pero ops nice silence gapon and the slow. Pero the Illuminate, good damage yapon onto the Diracho. Pero with that slow yapon sa Keeper of the Light, wala siya nakapadayon. Pero may gani na kwanto sa ato, na-control na lang Bristleback ato. That would be very scary game, to be honest. Mm-hmm. And of course, Dre, si Diracho, Dre, hapit-hapit na ganyan siyang aganim Scepter. So more damage ang iyang ma-provide ka lang the slows. You can see an Aesil go later on and bike in on Ace okay, going for... another slow na po daw. Ay, pero si Arturito sa mid... Oh, pero RTZ doesn't have the blink for 5 seconds. Tapos sa Pulse Nova, murag sakit na may Pulse Nova, lalay, Lightning Storm. With that first kill, patay si RTZ. So, that's a very good kill sa side sa Gaming Gladiator. Sana, kuha nila ang kill on towards kang RTZ. Yeah, na, Queen Dari is starting to be a menace karon on the side of Gaming Gladiators. And makita gina to on how comfortable Queen is sa iyang Leshrac, guys. So, makita to sa Queen. Bisan asa karon sa mapa, guys, nga... rotate sa bottom, makita natin siya sa mid, farming camps, bukalit na siya ito nga. And of course, with the help of the Ayo karon na pass-pass na kayo makarelocate anywhere on the map, nagi na permi si Queen to deal damage.
eh. Tapos I think Shopify Rebellion gwapo mo yapon ilang kun siguro ilang mga heroes dire to go against Gaming Gladiators pero isa dire boss has to stamp yapon with character here to Tofu grabe kay so keeper of the light boss pero illuminate ay naka right click pa nadala pa Mikey able to get a kill on to Tofu. Nice kill dito para sa ila. Oh, okay. Pero another support na sad. Support na sa dala na patay boss. Wala sila kakapatay ng core diri sa Gaming Gladiators pero queen diri walay mana. Pero naman si Celery noon para makasustain. Murang isukin si Crit and Mikey is rolling coming to town. Connected pero Hyde has to slow connected onto the Lesser Rock pero wait at mana void able to get a kill onto the Lesser Rock pair. Nakong IO makatether away power pero nakablink si Kuan and Crit with a very nice rolling boulder na connected gapon. So nakapatay ang mga duwag klingi heroes ha. Ang Lesser Rock IO. So that's a very good kill aside sa Shopify Rebellion. Murang opener na nila. Magingon sila na ops, we got the Lesser Rock, we got the IO. Sige, back to farming ta guys. Open na natin, we can, pwede na tayo maglag-lag. Just stay away from the pistol back lang. A big kill pod para kay RTZ man lang kay... May na lang, no nga. May na lang. Kill sila ng Dapita para mabus ang iyong farms niya, Battle Fury. Meanwhile, there is si Derecho, 200 gold, ay 300 gold. Okay, nakita idol on super lang. Okay, ang rolling boulder, anyway man, for the black hole, we're gonna get on to 2, nadamay pa si Queen, ha, pero the midnight falls will be able to deal damage, pero buhay pa mong yapon sila dito, Dapita, guys. Siguro sila magagan, pero okay, nako po, with a cause, natakpan niya po dito yung secret. Pero si Tofu will be very low, pero look at how nag-easy si Crit. So that'll be... Ilang position for secret will be dead sign siya for Rebellion. Meanwhile, Diracho, gistampan man siya diri sa kuwan. Nagipang... Kuwan, gipang enchant din. Ay, gipang enchant itong gikuwan sa chen. Ang itong stamp. So, with this, ha, to Gaming Gladiators, they could use this advantage na makakuwan, makapush sila sa middle lane. And look at the push coming from the Barret now and Quinn. So, di na kaya magdugay yung tower na rin Dapita. Tier 1 tower dyan sa mid lane outside of Shopify, guys. Mamatay na. Pero tanong ang kills dyan ni... kill dyan ni RTZ. Well, calculated kay Mana Boy. And of course, si Larry yung gisave yung blink ni Arturito dun to para in case mo tether out si Larry. Wala kapang gapon nila. Oh, Lightning Storm will connect to RTZ. Pero he's still last double gun, ha? TP out. Balon sa ubos. Pero wait, tanahan ko niya eh. So the nasal goo will be connected here. Pero has the malifies on the Diracho, pero Diracho. Pwede siya mag-spawn siya first nila, pero nago po doon. Hook shot will be connected here by Saberlight. Wala na, murag patay na Saberlight din dito guys. Sige, relocate pa yun. Nako, overkill naman ha. And another Tome of Wisdom ang atom na noon. Wisdom rune ang... Wisdom rune. Ang nakuha gapon sa Gaming Gladiators. Actually, murag duha ilang makuha na rin Dapita guys. Ace mo ko sa Picas. Eh, na-importante na ba kayo ng mga Wisdom Rune ba? Because ako isang tubo sa XP, sa tinood lang. Kung makakuha ka ga Wisdom Rune, so muna gagkita na itong team na ginaparirotize nilang Wisdom Rune. Pero nako po, nako, the ruling ball will be connected here onto Tofu with that illuminated easy damage. So ang pan ng Kotol, pero Diracho, 1/4 pa, wala si HP. Has the slow from the Keeper of the Light, pero illuminate, dili, makonnect yan pala kay Mork ni Hiwi. Pero agay, look at the quills! Look at the quills! I'm of kumpiyansa guys, the mana void is not enough. Midnight Falls, itether pa, si RTZ. Niabot ang mga kuha ng barangay ni Ribos, nagkapatay niya po siya. Pero with that illuminate, able to get a kill. On towards kay Diracho, pero medyo worth it to. Medyo worth it to, boss. Kaya pala nga, no? Yes, Diracho is a safe lane. Pero he got RTZ as the hard carry yun. Tapos si Ace Dere, na off lane, acting as the safe lane. Tanawa na, free farm na po, na long druid. Hindi mo na yung madalik yet ang karoon si Ace, ang long druid rin. Sakit nga po tayo, ha? Pero nice kill, gapon. Para sa Shopify, para sa Kuwa, because dako yung bounty na ito si Diracho on his Bristleback. Actually, siya ang top sa yung network karon, so the kill coming from Diracho, the XP yung makuha dito. Goods lang, pero mula gito yung gingon, para sa mo, Diracho worth it, kasi since dugay kinamatay si Diracho dito ng Dapita. And siyempre, nakalas yung time. Giving time to his teammates like Ace dito nga mo farmer. Pero speaking of Ace, connected onto Ace, naragit ang gank nila si Ace, pero is able to get that one on the true form. Tanking yapon si Ace by makatakas ang yapon siya din ito pita guys, pero RTZ ginakaitrag yapon siya ni Quinn. They are protecting Ace. Si Ace nakita siya sa Eidolon Sun, so I think si Ace magtagod siya din sa 3-9, pero si Tofu gislow na siya din sa Keeper of the Light, ito illuminate, patay si Tofu, ginaretclick na siya ni RTZ. Meanwhile si Crit nakita na niya, has the rolling boulder will be connected onto Ace, pero ang nagpupulay, rin di kayo demos, pero gisbeckert po pito din sa pita. Pero with that mana void, able to get a kill onto the Lesser Rock. Pero tethered on towards Ace. Buhi ang yapon ng Lone Druid din Dapita guys. Pero at least Shopify Rebellion na nakabawi si RTZ at to because he was able to get a kill on towards the Lesser Rock.
Na RTC kay pero may makapatay ng Lesser Rock no sa sa tumbang difference. May engagement siya na Arturito dre. I think mga Battle Fury na siya in about a minute guys. So mabus ng farm dre sa atong anti-mage with the help of Battle Fury, mas paspas maklear ang camps, mas paspas siya maka-move around the map. Kaya syempre paspas ka maka-clear camps, mas paspas pud ka maka-lehok na ka na kay ma-farman dito. Pero itong Dapita crit mamatay dre on the bottom lane. Nako po. Pero at least si Asa, dahil sa kata item ng ASB, kay ang muna yung nakasama sa cameraman lang iba, ipakita rin ito lang kuan ang lone druid lang, pero they're not showing the items of the bear, but like the bear is the important item siya, like kung saan mag-ikuha sa bear. Ang muna lang ibasa yan yung boss, kinara siya yung madness boss, mora gina ako nabasihan ng face boss. Sure good kuan na, nara gina ako nagtuha. At this, ang tatay mo siya? Siya Radiance? Or utility type nga bear ni? I don't know. I think he's gonna go like the red clicker bear siguro kinagamat this man. So I think he's gonna go for the red click siguro. Pero nakupod hook shot dito kanina on to Mikey kick comes with it pero Mikey is already 1/4 HP. I pa din na hook shot eh. So also na nakagrade siya out of nowhere lang di eh. Pero ops, ginak nga na lang IO pero uban sa red diretso pero again nag-blink in si RTZ. Oy! Kita niyang IO pero the blink in pero medyo awkward to na spot na pero RTZ is just trying to call. Pero nice stand gihapon by Quinn. Nakatch siya si RTZ kaya ga-attempt siya kung TP. May nalawa niya gi-cancel na lang. Pero with this ha, they're able to get killed under the anti-mage. Gaming Gladiators, mga Russian sila. So, Shopify Rebellion, what sila yung mga tupag? Ano yan? They cannot steal this. Kay, I'm pretty sure if they're gonna attempt to steal this, mga kapil din sila. So, what the best thing they can do is just to farm na lang. Mientras wala sila sa mapa. Nahina lang. Basag ka may farman dala sa Gaming Gladiators. Basag ka muna yung farman. Huwag abantay si Arthur kayo sa kay Quinn. Okay, Quinn. Lang. May pag-ipanahin na lang ito niya, yung first TP na lang ato. Mm-hmm. Karago si RTZ, mura kakatawa naman, mura good vibes sa RTZ, ha? Okay, let's look at the Kwan Bess, sa IO. Ay, lang, change mo dito. So, naana si Kwan up, Pavis! Oh, when cast an ally, grants them a physical armor. Ah, physical armor? Pavis. Arturito 3 going for the Manta style na itong anti-mage guys. So more survivability yung gusto niya. Actually is the standard item para sa atong anti-mage. Not too flashy, wala tayong mga tricks kung magawas na rin sa itong anti-mage guys. So normal item na tadaring Dapita. Pero the start na group up dari ang Gaming Gladiators ah. Pero with that beta, more naka-realize sila gikan sa old patch na the old AM is better than the Kwan, the Radiance AM, the Meteor Hammer AM. So at least the Kwan, karon we are back to our old school AM yun. Pero mag-TP na din na beta guys, si Quinn. Okay, grabe na bang pressure din sa bottom lane, nasakit na bang mga batos-batos ni Kwan, ni Fly. So napaklear ang Japon siya din, so at least na good defense yung mabay Quinn. Pero agoy na short ang rolling boulder, gisipa mo ito. Black hole. Pero the black hole be connected onto Quinn. Will be dead, pero nakupo, niabot si Diraccio na damay pa sa black hole. Pero nakupo si Kwan, very low na rin bang IO din na pita guys. Pero gitry siya tender ng Diraccio, able to get a kill onto crit. Pero naabot na mga backup. Diraccio with the Aegis on hand, manglagam na siya. Pero hookshot will be connected onto no one ha. Buta ka mga wild dogs ito guys dyan sa Gaming Gladiators. Pero crit in exchange for Quinn, good sa Kwan na eh. Good kay Kwan na. Very good. So makita na ito dari ang lapses karon sa lineup sa Gaming Gladiators ah. Ace dari nga compared to yung last game dito sa yung Centaur, which is an active hero dito ka pwede maka-blink initiate blink stun sa yung Centaur. Compared ka sa yung Lone Druid ring tapitan nga medyo AFK or static. Pero kayo ang yung Lone Druid guba rag tower, so morgan na ilang style karon. Masalig ra kay sila sa IO for the movement nila sa mapa uga kaning clockwork. So medyo galisod ang Gaming Gladiators dire on finding this initiations dire sa Shopify, which can be in return pwede mo unsa sa Shopify dire nga unsa ikait nila ning gaming di ba nga unsa no win oh, wala naka share diretso si Crit Boss with the Tormentor, so we're going to be seeing some crit saves katoy ang geometric grip. Taas nga nag-cast range boss as you said katong as you said yesterday katong sa patch palang daan ay kani boss kay good save damage siya kung naiyong magpat kung naiyong laong kaya naka-over no dali rakay pero look at Diraccio still has 2 minutes left pa sin Aegis pero they so good be connected auto crit up pero look at the damage ha so sakit kayo
Pero nago po, 5 people naman there inside sa gaming that is sa bottom lane, sa 45. Aegis pa so ang Shopify Rebellion. There is still 1 minute and 50 seconds pa sa Aegis ha. So, they're gonna commit to this. They're gonna commit to this tower guild. Walang game mo back. Ilan na game make use ng tower. So, the best thing they could do na lang din ng gaming gladiators is to stay behind the bristle back at all times lang. Make it better man siya. So, wala problema. Pero narin din eh guys, ang kung ano, ang melee racks, mura katika ako na kayong melee racks nila pita guys. Pero naku po, grabe ka pila na kung discord nila pita guys. Ang putong lag pa sa 4 apipod na boss, pero sira lang boss. Pero good agree, na yung factor, protection din na pita guys. Pero agree, nakuha nila ang kung ano, ang first set na lang daan sa racks nila na pita guys. And walay defense gigan sa Shopify Rebellion, libre na nga barracks ito para sa gaming gladiators guys. So that's one barracks down para sa ilaha. So Shopify Rebellion mo napaginahulat na nga item, I think for RTD especially his manta pa karon para mo decide sila def. And of course wala pa sila black hole po dito, so the only taon ni team fight skill nila nga masaligan pa karon is the black hole. So without black hole listen kayo good i-def. So Shopify Rebellion, they really have to wait for this, huh? Pero look at Diracho, he has 40 seconds left na lang si Aegis, pero gaps, ginapasulit lang yapon niya, so diligid siya magpa-dive sa king ayaw, magpa-regen siya sa gamay. Mas ayaw ko i-tetran ako, gamat yun ako. Okay, gamat yun ako, so it doesn't make sense na. Okay, sige lang, si Ace, si RTZ nakapuro, naka-Yasha and Patufury naman. Pero ang bear, bakit ang item sa bear? Sama din ka, pero man, you're just clicking onto the lone droid icon ng UI. We need the bear. We want to see the item sa bear. Nakupo. Pero crit ha, with the Veil of Discord. So, good for piercing magic damage, especially sa Illuminate sa Kotol. And parang kung siyang Bandit Eyes. Kailangan pa kanilang medyo burst damage during the pita on the side of Shopify Rebellion. Medyo tanky. Kit kayo ng line up sa Gaming Gladiators din. Again, na sama-sama technique din sa Gaming Gladiators sama-sama guys. Technique. Ah, manta! Napatay pa Jude ang courier! Oh, nagupo, no. Ganin, nakaupuan pa. So, and don't forget eh guys, nag-chat abong TD na about sa notification din. And don't forget guys, don't forget to comment exclamation notify. Kaya para po na sa mga future updates o sa mga tournaments yung kapagkas na mo, para ma-aware ba na mo viewers po na, uy! Mag-live, may karoon sa'yo nga ng dula, oy, nag-live ng destination. So, don't forget to comment exclamation notify ha, para diligid mo behind sa nangahit na po din yung kita guys. So, expired ang Aegis, Diracho, they got a set of racks, they got the towers at top lane, so good sana para sila ha. So, the next Roshan will spawn in 2 minutes. Pero, medyo hotlog ka ba ng Gaming Glad ha? Because if Shopify wins this, look at the buybacks sa side sa Gaming Gladiator. Sila halos wala yung mga buybacks. Especially the Bristleback and the Lone Druid. So, as of... Medyo layo-layo man sa mga wave there on the side of Shopify Rebellion. Mga guys, if ever mount sa sila, wag yapon sila yung buyback. Pero naraw, 4-month smoke. Same po sa Gaming Gladiator. Tingnan na yung smoke there na pita, guys. So, ano ni? Mora, this is like the first 5v5 flash na atong ina most await good. Pero op, nakita ni Saberlight, pero get the rocket flip. May dagger si Saberlight niya. Actually. May dagger, so this could be a good potential black hole ah. Gapon so, na ba? Nabalin nila lang. Salamat boss Nelski with a 25. Salamat boss. Kana boss, walang ganang boss. Kana nga, igago, mantalita boss. Gonzales, drop ako boss. Oh sheesh! Tapos, kung ano kita guys, murag nag-expire na mga smokes. Pero, Shopify Rebellion, murag limited na kayo sila. Bus, tanawa sila kapwisto, RTZ. May ganun si RTZ, nakagawat pa sa mapa. Naka-farm pa siya. Pero, look at the other three. O, luoy ka. Ayun, nakambay, nagit sa balay. Tingnan na nagit sila ka-restricted na nagit na. Tingnan na nagit kalisod, nabiyaan na lang yun. Nabiyaan nila ang kuan, ang ilang balay. Ito nga, tagan nag-jet pa kalit si Tofu eh. Tagal na ka na itong shard rate ng clockwork guys. And meanwhile Dre, 14k gold word gold net worth lead Dre ang Gaming Gladiators guys. So pataas nga pataas sila Dre tapita guys. And wala pasukan, nakabawi Dre ang Shopify Dre sa Gaming Gladiators. So tanaw na to on how they will utilize this black hole karon together with this other damage Dre karon. So sa sobotana ano eh, if ever ma black hole ka sa Enigma, naba ka sila enough damage to kill all those heroes nga na black hole ni Saberlight. So huwag na big question na ito during the pita kay RTZ karon, manta pa lang, bat few. So I think kailangan pa kayo siya og another, I think plus 1 or plus 2 items 3 para
Oh, they have looks ready. Tofu? Agay, na-connect pa bitaw og dire kang kuan. Pero hasta kogs ready ha, si Mikey. Nako po, able to pop that second skill kay kanang kuan sa bending light. Pero mura patay si Mikey. Dito kita kasi hasta buyback. So na-buyback pa yung Mikey. Patay na gyapon si Kretty. Nako, dami si Dritsyo. Pero nako po, Dritsyo. Igor naman siya muha pa kung mag-quill. Ano si boss Nelsky? Nelsky, ala taga Necros ni boss makaliwat sa Nelsky Gonzalez Martinez. So, kuan sa labos? Taga Necros sa labos. Pero ayon sa dire boss kasi Artesio, able to get a mana point on to kuan o Celery. Pero buhi kaya po Celery, pwede ilumin kung may connected. Pero nice, Black Hole, Gyapon. By Saber, able to kill on to the IO. Pero nakon po exchange pod, namatay diretso si Saber Life. And all the another hero dead, tapos siya may rebellion, patay si Fly. So grabe ang gaming Igor, gladiators, pa, so grabe ang gaming gladiators. Oh, negros mo. Manila ang negros. Mag-away gaya po no. Loko, pero ang guano, rolling boulder. Try to catch on to Dritsyo, pero Dritsyo, ang kick is Dritsyo dira. Rolling boulder, may connected again. Ay, ay, ay! Is able to save Young with that spit and secret. Patay si Artesi, patay! Walang pagin buyback si Artesi, Arturito. So, walay, walay, doon rin yung buyback, pero ate, wala may black hole, wala may... Wala black hole and chen lang. Ano sa may sa chen? What can the chen do? What can the chen do? At least na na-illuminate pagka-stop sa wave, pero then what? Sa wave, wala wave dere yawa. Wala wave, wave buang, what is backdoor? So, awa yun ang backdoor. So, nara, katipi na dere na pita guys. So, nara si Dritsyo sa top lane. And because of this, they gonna take the Russian. Dilin sila mag-push, pero at least na mag-pressure lang dere sa top lane na lang. So, Dritsyo expected na paspas kina na Rosa kay makastack na siya siyang nasal goo. Paspasan, nakabasher ang tinuod ha. Oh, sabi na ako. Uy, kahatlo, magyana. Pero finally, ipakita naging item sa bear. Desolator Deso. And the basher. Deso basher madness. That's all we need. That's all we need. I've been waiting for that bear item to be again. Namatagat ng Russia pero murag musuko na may Shopify Rebellion na kaya murag magtagbo na sila dito napita guys. Dili yan, wala yung black hole mong good, wala yung black hole. Wala yung black hole so I think mag-wait sila for I think 100 minutes si Queen. Siguro. Naku po si Queen with a Hex, kumadak pa ni si RTC. Okay, RTC or bisag si RTC or kana secret na lang gani. Okay na kayo na o si Mikey. Mm-hmm. Tapos si Mikey, pop the buyback especially kang crit. They use the buybacks already. So actually everybody from, I know, nabiri buybacks ang kwan eh. Si Fly o si Juan Saber Light pero lang po si Dritsyo kapanulong na dihok sa ubi connected on to crit pa bitaw guys pero nakadikipin na si Dritsyo yeah, he's trying to get a kill on to Juan Dritsyo na sa balay pero naku po naras siya sa balay kapang skill present siya dito guys pero angoy he's taking a lot of damage he's lost sa keeper of threat he still has the Aegis pero nice first time save Japon so this is the second track si Gaming Gladiators and they still have the Aegis on hand bahala di vessel so cool kaya po si Dritsyo one more barracks na lang eh sa keeper of the light so this is the last barracks pa lang sa Shopify this is their last fortification there is size sa Shopify Rebellion tapos kipender na po si Dritsyo pero nako po naglooting among clean feed pero oops it's back na guys pero nako po si Dritsyo nga try na siya kuwala hit na dire si Miliras and the bear sakit na kayo ng bear naka savage roar ikaso lang pero off the mana void pero walay paksi ang mana void dire kay buhit kaya pa ng landstruck and nako po nalang backdoor protection pero they're able to get the kill kaya pa ng stopper gihex mapito si RTZ haas sa savage roar gisplit pa nagamanta pa nagabling away pero oot, medyo long to the blink away. Baterya assault, gapon si Tofu. Has a slow, si RTZ. Nasa silence pa. Patay si RTZ. Gitiwas rin gapon ni Quinn. Tapos na ako po, walang paipog si RTZ. 45 seconds, pero si Dritsyo will be dead nearby sa fountain. Ha? Pero sige lang, that is the Aegis gun. Meanwhile, Gaming Gladiators. This is the 4v5 scenario. And they call it a GG Shopify. Nako po, bad news lang sa guys. Shopify, tagak lang sa mo guys. Ay, akong pusta. Pili na sa akong pusta mo. Pero okay. Sige lang, medyo quick summary lang sa ta. Shopify Rebellion, game 2 was better than game 1. So, game 2, good improvement siya po sa side sa Shopify Rebellion pero kulang kay sila in terms of how Gaming Gladiators are playing. Grabe ang synergy na ginapakita sa Gaming Gladiators. So, nanapuntaan ni guys, mag round 2 na po ang Liquid o Gaming Gladiators rematch sila karon sa upcoming finals 10:30 PM so grabe most awaited na po na guys oh nago po round 2 moraga revenge gapon ni para sa Liquid kasi kulang sila itong last time nga nag final sila versus Gaming Gladiators so karon magkaalaman na siya guys kung kinsa gyud na kita kung sa mo champion din in the pita and congratulations sa Gaming Gladiators na they secured themselves
spot para sa tong grand final. So it will be a Team Liquid versus Gaming Gladiators. Itong final sa karang... Andam na po, Boss Melo, kay Kablo na Beta, magdula ka ng duwa. Kay sure na gid ko na ipatilaw na sa tag-game mo, tapos game na sa... Tapos puro na din yung mga long game. Kay Lahira mo na sila magdula, guys. Kay mga matay ang isang position 5, mangbak na tanan. Maglumbar mo ni buyback tanan. So, atong grand finals, guys, 10:30 na siya mag-start. Ata ko rin, guys. Yes. So, paulit sa so, one hour sa pin na pita. So guys, tell your friends, tell your close friends, bisag pa yung pamilya na dili ka dulag Dota, invite sila, imbitar sila kay grand finals karon. So tanan mo kinsa pa ba daw ang Gaming Gladiators ba or ang kuan Team Liquid. So kita kita ta guys, 10:30 guys, so dun naman, 10:30 mag-relive ka na 10:30 guys. So this is your caster Benz along with me si Boss Melo. Kita kita ta kuya guys. Peace out.